Hello everyone and welcome back po sa aking channel, Sis Hearty Vlogs. Kumusta po kayong lahat? And big shout out po sa lahat ng mga OFW. Shout out po sa lahat ng Team Hong Kong. Ayan. So sa video na ito guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa demonetization. Because once upon a time, my channel got demonetized. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga reason bakit na-demonetize ang ating channel at ano ang mga kailangan natin gawin para makapag-apply ulit tayo ng monetization. Please, stay tuned guys. Sana isamahan nyo ako hanggang sa matapos ang video na to. But before we get started, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa susunod ko pang mga video. Ayun, so let's get started. First question is, bakit nga ba na-demonetize ang channel ko guys? So, ang nakita ko doon sa email sa akin ng YouTube, ang sabi doon is, mayroon daw po akong na-violate na terms and conditions or mga guidelines ng YouTube. So, tiningnan ko doon yung message sa akin guys. Ang review po doon sa akin is reuse content. Ayun. So, because of reuse content, yun yung dahilan kung bakit natanggal yung monetization sa akin channel guys. Ayan. So, what is reuse content nga ba? Para po sa kaalaman ng lahat na hindi pa nakakaalam, reuse content is repurposing someone else's content without adding any significant commentary or any educational value. Ayun guys. Or without adding any reactions to the original video. Yun bang kinuha lang po natin yung video somewhere else tapos in-upload agad natin sa ating mga channels na hindi tayo naglagay ng anumang changes doon sa original video. So, matcha-charge po tayo doon ng reuse content. Ayun guys. Ayun, so i-share ko lang din po sa inyo guys no kung ano po ba yung mga chine-check ng YouTube sa ating po mga channel. So nakalagay po doon sa email na pinadala po sa akin, ang chine-check po nila ay yung ating pong main theme, yung most viewed videos, yung ating pong newest video, tsaka yung biggest proportion of watch times and yung ating pong video metadata. Including na po doon guys yung ating pong title, yung ating pong descriptions, and yung ating pong mga thumbnails. Ayan. So, yun po yung mga chine-check nila guys kasi hindi naman po nila machi-check lahat yung ating mga videos isa-isa dahil sa napakarami nating mga videos. So, yun na lang po ang chine-check po nila. Kaya, mag-ingat po tayo doon. So, nahuli po ako doon sa most viewed videos kasi nga po, nag-trending po yung ini-upload ko na reuse content. So, sorry for me. Ayan, so once na na-demonetize ang ating channel guys, how to monetize again? Ayan, yun yung question. So the answer is, we need to reapply. Ayan. Pero paano nga ba ang pag-reapply guys? Ano yung mga kailangan natin gawin bago tayo makapag-reapply? Ayan, so to reapply, you need to go to the monetization page to review the policy that your channel violated. Ayan. Kasi ilalagay naman po doon guys kung ano po yung cause, bakit na-demonetize yung inyong channel. Ayan. So for me, yun nga po ang ibinigay nila, reuse content. So lahat ng reuse content sa channel ko ay kailangan kong i-check. So, after that guys, review your videos with the YouTube Partner Program Policies and also the Community Guidelines. Ayun. And then, after reviewing, the next step is you need to edit or delete the video. Ayun guys, no? Kung sa tingin po natin is pwede naman siyang i-edit kung halimbawa thumbnails lang yung problema sa videos natin or di kaya is yung atin pong descriptions or titles, pwede natin siyang i-edit guys. Pero kung alam natin sa sarili natin na ang problema talaga is yung video dahil kinopy lang po talaga natin without adding any difference doon sa original video na kinuha po natin, so I may suggest na i-delete na lang po ninyo yung video. Ayan guys, no? Kasi pag hindi po natin siya i-delete at magre-reapply po tayo, hindi rin po tayo ma-approve. So, sayang lang din po guys. And one more thing nga po pala, ilang buwan or ilang weeks ang kailangan po nating hintayin bago po tayo makapag-reapply. Ayan. So, from the day na na-demonetize po ang channel natin, we need to wait 1 month before we can reapply. Ayan guys. So, 1 month after ma-demonetize yung channel natin, pwede na tayong mag-reapply. But make sure, put in mind guys, that before we reapply, you have to
delete first those videos na hindi kailangan sa channel natin or i-edit na po natin para clear po yung ating channel bago po tayo mag-reapply. Ano po? Kasi kung hindi po tayo ma-approve dahil po sa hindi natin inayos ng mabuti yung channel natin, so we need to wait for another 1 month and then mag-reapply po tayo ulit, di ba? So tumatagal yung process. So, sayang naman yung mga panahon na pwede nang mag-income sana yung inyong mga videos kung hindi naman natin aayusin, di ba guys? So make sure bago tayo mag-reapply, yung channel po natin is clean. Ayun po. Once na nakapag-apply na po tayo, we need to wait for, depende po kasi yun guys, kasi sa akin, nagkataon po kasi na yung nag-reapply po ako is meron po nga tayong lockdown. Ayun. So, inabot po siya ng, I think, 3 weeks. Yun guys. So, siguro pag walang lockdown at maraming mga tao na nag-work sa YouTube, mas madali po yung proseso. Kaya ayun, be patient lang guys. Ano po, kailangan lang po talaga nating maghintay. Ayan. Sa mga na-demonetize pong channel dyan, huwag kayong masyadong malungkot. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil habang buhay ay mayroon pong pag-asa. Ayan guys. Gawin lang po natin yung tama. Linisin po natin yung ating mga videos sa ating pong channel. And then, after 1 month, punta po kayo sa monetization page. Makikita na po ninyo doon yung reapply button na pwede na po ninyo siyang i-click. Ayan guys. No? So, ingat-ingat po tayo sa ating pong mga ina-upload na mga videos sa ating pong channels. Ayan. Para po sa mga monetized channel guys, yes, gaya ng nasabi ko na nga po, ingat-ingat po tayo sa mga ina-upload po nating mga video. Dahil baka isa sa mga video na yon is mapahamak po yung channel natin. Huwag tayong masyadong magmadali guys no, na kumita sa ating pong mga videos or umangat agad yung ating pong channel. Kasi baka yun ay ikapapahamak natin. Ayan. So, kahit slowly lang yung pag-grow ng ating channel. Slowly but surely. Ayan guys. Sayang naman yung mga pinaghirapan natin. Ilang weeks, ilang months na pinagpuyatan yung pag-livestream, pag-upload, i-edit ng mga videos. And then after that is mawawala lang po siya. Diba guys? So, it's better na maging safe na lang po talaga. Kasi ako noon, hindi ako naniwala eh. Sinasabi nila sa akin noon na huwag ka nang mag-upload ng mga ganito kasi mahirap na, hindi mo kasi siya original na video. So, may tendency talaga. Pero, yun nga, yung sa akin kasi sabi ko, nakikita ko naman sa ibang mga channel nag-upload po sila, hindi naman na-demonetize. So, unluckily, ako yung natsimpuhan guys, no, na natanggalan ng harang sa aking channel. So, magsisiman po ako, huli na ang lahat dahil wala na. Natanggal na yung ads sa aking mga videos. So, kailan kong magtrabahuin ulit yung channel ko and then, yun nga, nag-reapply po. But, thank God, dahil sa wakas ay naibalik na din po yung ating pong monetization. Ayan, guys. Thank you so much po sa inyong lahat sa panonood po ninyo sa video kong ito. Sana ay may natutunan kayo at sana ay may maganda akong naibahagi sa inyo ngayon. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye! Keep safe!